Nagdeklara ng suporta para sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo si Albay Representative Joey Salceda. Pero imbes na kanyang katandem na si Senator Kiko Pangilinan, si Davao City Mayor Sara Duterte ang i-endorso nitong vice-presidente. Naritong report. Di man sila magkapartido, hayagan ng inanunsyo ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagsuporta niya sa kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Lenny Robredo. Sana naman ang kandidato talaga na totally qualified for the presidency. Walang bahid ng kahit ano. Pangalawa, he has demonstrated their capacity of a genuine compassion for the poor. Number three, she has exhibited throughout her entire public life, including her husband, commitment to good governance. Good governance is good economics, and good economics means better services. Papasalamat po ni Congressman Joey for the very big endorsement. Pag-iistoryahan po siya sa bago na di kami nagkaulay before the endorsement. Kaya sabi ko si Iya, kanabasa ko si endorsement, kaya buha kong basahon ulit-ulit. Walang tiwala sa akin. Para siguraduhin ko lang na nahiba ko siyang fake news. Yung laban natin sa 2022, hindi na lang ito linyahan ng mga political parties. Pero talagang ang pagdidesisyon kung ano yung makakabuti sa bansa natin. Sana mag-open siya ng floodgates. Pero hindi si Senador Kiko Pangilinan, kundi ang kaibigan ni Salceda na si Mayor Inday Sara Duterte ang inendorso niyang vice presidential candidate. Una-una, paras ko naman kaibigan. Tapos nasundan ko naman yung track record nila. Tapos paras naman sila very judicious sa paggamit po ng authority, ng scarce government resources. Tsaka they produced outcomes given the limitations of the resources. Ayon kay Salceda, nirerespeto raw ni Senador Pangilinan ang kanyang naging desisyon at mananatili pa rin daw silang magkaibigan. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Pangilinan. Mula Bicol Region, Batangas naman ang binisita ng tropang angat ni Robredo at Pangilinan at nakipagkita sa mga taga-suporta mula sa iba't ibang bayan. Si Senator Pangilinan binatikos ang importasyon ng pagkain ng Department of Agriculture. Hindi tama na lagi na lang ini-import at binibigyan ng pinagkakakitaan yung mga magsasaka sa ibang bansa habang ang magsasaka natin naghihirap. Hindi tama yan. Papaguhin natin sa tulong ninyo. Nagipagkita rin si Robredo sa mga opisyal ng Philippine Air Force sa San Fernando Air Base sa Lipa. Binisita ni Mayor Sara Duterte sa Santa Maria, Bulacan ang kanyang supporter na cancer patient na hindi raw nakadalo sa kanyang proclamation rally. Sa panayam ng media, tinanong si Mayor Sara tungkol sa pahayag ng suporta ng kaibigan si Representative Joey Salceda para sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo at hindi sa kanyang katandem na si Marcos. Matatandaang si Salceda ang isa sa unang naghayag ng suporta sa pagtakbo ni Mayor Sara. Nagpasalamat ang mayora kay Salceda at sinabing nag-usap na raw sila ni Marcos na hindi sila tatanggi sa mga endorsement. Susuportahan natin na si Kong Joey Salceda sa kung ano man yung direction niya in politics. He is a friend, may politika man o wala. Sinabi rin ng presidential daughter na hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo tungkol sa kampanya, pero rerespetuhin daw nila kung ano man ang desisyon nito kung sinong presidential candidate ang susuportahan. Bumisita rin si Mayor Sara sa May Kawayan City Hall kung saan nagpahayag ng suporta sa kanya sina May Kawayan Mayor Linabel Ruth Villarica at Representative Henry Villarica na parehong kapartido ni Pangulong Duterte. Pero wala pa silang napipiling susuportahang presidential candidate. Sandra Aguinaldo, Salima Refran, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.